My warmest greetings to the producer, staff, and host of DZME Target on Air radio program. Over the years, you have provided the public with reliable news and information, as well as insightful commentaries and features. May you remain a strong partner of government in building a more informed and empowered citizenry. Congratulations, and I wish you all the best. DNP, shoot to kill order. DNP, shoot to kill order. Ito, nagsimula na ho tumanggap ang Philippine National Police. At tanggap na ho ang PNP, mga kaibigan, anong kanilang application para ho dun sa exemption sa election gun ban, para ho dun sa paghahanda sa 2022 national local election. Pagka kasi sinabing gun ban o COMELEC gun ban, isa ho sa pinakamakapangyarihan ho dyan ay bentanggapan ho ng COMELEC. Ngayon, sa isang press conference, sinabi ho ni Chief PNP, si General John Nord Carlos, na aalalay daw ho sila sa tanggapan ho ng COMELEC, ko mga kaibigan. Kumbaga dun ho sa ano, dun ho sa pagproseso, yung certification, di ba? Certification of authority na isasampa ho dun. Kasi ito, mabigat to eh. Kumbaga, sabi ko nga ho sa inyo, pagka sinabi ho kasi ng COMELEC gun ban, kumbaga ang problema ho kasi diyan, yung iba hindi naman ho sumusunod niya, kumbaga magpapata na ho tayo eh, 'di ba? Yung iba naman ho diyan, pagka sinabing de malakas 'to 'yan eh, kumbaga kamag-anak ko 'yan ni Yorme, kamag-anak ko 'yan ni gobernador, eh kahit 'yan ho gun ban ho 'yan at wala hong exemption ho 'yan galing ho sa COMELEC, eh pagdating ho dun sa mga checkpoint, tama ba ko Kuyang Yoma Tanyedo? At si Pia Burgos from Payata sa Quezon City, abay nakikinig sa atin. Sinabi ho ni General Carlos, kailangan daw sumailalim doon ho sa evaluation, yung application doon ho sa Joint Security and Control Center. Kumbaga, upang malaman kung lehitimo ay sinasabing mga banta doon ho sa buhay sa isang aplikante. Kailangan ho kasi magkakaroon ho yung sinasabing threat assessment. Kami, personal, nung kami nagpasak lolo, dyan ho sa Philippine Security Protection Group, di ba yung PSPG, pagka ikaw ay humingi ho dyan ng assistant, sinasabing police escort, napakarami hong proseso ho niya, wala ka hong kilala. Unang-una, kailangan ipablatter mo yan. Kukuha ka ho doon ng threat assessment. Yun ho pagbabasihan ho dyan kung saan ka ho naka-assign na regional intelligence. At aalamin ho nila yan, i-verified ho nila yan kung gano'ng katotoo yung sinasabing threat mo. O baka naman gumagawa ka lang ho ng threat para makalibri ka doon ho sa police security. May mga ganun hong angulo ho yan eh. Kasi batay ho doon sa public information office ho ng PNP, kumbaga yan, sa ilalim ho ng COMELEC Resolution Number 10728, yun daw hong gun ban at removal of security ay magsisimula ho sa January 9 hanggang Hunyo 8 hanggang 2022. At aabisuan ho dyan, kung di ako nagkakamali, yung mga political aspirant, hingil nga ho dun sa pagbawi anong kanilang security details. At ayon nga ho yan sa PNP, PIO, yung kumbaga yung application, di ba, maaari daw hong isagawa ho yan, eh kumbaga paliba sa online ho ngayon, dadaan ho yan dun ho sa www.comelec.government.ph at pwede ho kayong pumasok ho dun sa link na yon at naandun na ho yung mga proseso kung paano ho mag-a-apply ng COMELEC gun ban. At siguro kami personal din, at mag-a-apply din ho kami. Gawa nga ho, alam niyo naman ho, kapag ho sa media,
Eh kumbaga eh, magkakaiba-iba ho kasi ng tinatalakay, mas maganda na ho yung safe ka. Diba? Bagamat kailangan ka pa rin hong dumaan ho dun sa proseso ng tanggapan ho ng Philippine National Police, nilinaw ho yan ng PNP PIO na hindi daw ho kasama ha, dun ho sa mga tatanggalan ng security escort and siyempre ang presidente, diba? Eh, kahit na anong COMELEC gunman pa yan, hindi mo pwedeng alisan ho yan ng police escort. Nandyan ho ang vice president, ang Senate President, Speaker of the House, di ba? Yung mga representative o congressman. Nandyan po yung mga cabinet secretary. Habang may gunman ho, kumbaga patuloy pa rin ho magiging abala. Di ba? Ang COMELEC, doon ho sa pagtanggap anong kanilang aplikasyon at kumbaga humingi ho ng permiso na makakapagdala ho ng baril ho. Alam nyo, ilang provincial director ho nakausap ho namin. Alam niya, sabi niya, eh ako, ba't ako babasi ho dun sa COMELEC, gan ba na yan? Di ba? Eh mas maganda yung dala mo yung service firearms mo, eh mas maganda ikaw ho yung nagpapaliwanag kesa ikaw ho yung pinag-uusapan. Tama ho yung official na yan. Paano ho yung mga civilian o yung mga negosyante na hindi ho kayang i-apply yung ganun lingwahe? Di ba? Kaya mas mainam, eh pumunta ka na lang ho dun sa website, di ba, ng www.comelec.gov.ph at kumbaga na andun ho yung aplikasyon kung paano ho yung proseso, yung sinasabing pag-apply ng exemption dun ho sa COMELEC gun ban. Kaya nga hindi ho katakataka na habang meron hong gun ban, eh patuloy pa rin ho yung makakapagpatayo ng private army. Di ba yung mga politiko? Ito kasi mga private army ng mga ilang politiko, particular ho dyan sa Visayas, o dyan ho sa Mindanao, o dyan ho sa Quezon Province, o dyan ho sa Bicol. Huwag na ho tayong lumayo. Kahit na hindi ho COMELEC gun ban, eh kumbaga mas tiwala ho sila na kunin ho nilang kesa ho ng police escort, eh gusto ho nila yung private army group. Diba? Lalo na ho yung permit to campaign. Kumbaga isa yan dun ho sa tututukan ng PNP. Kasi kada eleksyon, hindi ho naiiwasan na si Orme, si Gobernador, si Congressman ay nagbibigay ho dun sa mga makakaliwang grupo. Eh di ba ito nga yung binigyan din ho kamakailan ni President Digong? Hinuho ba yung makabayan block na yon? Di ba na ang estilo ho niya eh, kundi ho gibain ho ang administrasyon. Yun ho ang role ho nila eh. Di ba? Kaya nga hindi ho maubos-ubos ho yung makakaliwang grupo na yan kasi mismong ilang politiko nagkakanlong ho dyan. Kaya ang plano ho dyan ng PNP, kumbaga, tutukan at bantayan. Teka, sino ba ho yung nagkakanlong na yan? Di ba yung may mga private army group na yan? At sagana pa rin ho sila dun ho sa mga baril. At sabi nga ho nila, eh ang problema ho kasi dyan, Garix, eh, mukhang maganda naman ho yung batas na sinusunod naman ho ng COMELEC. At makapangyarihan nga ho sila at sinasabing meron daw hong gun ban at maaari naman ho mag-apply at para magkaroon ho ng exemption sa tanggapan ho ng COMELEC. At isa ho yan dun ho sa mga pag-uusapan ho natin sa mga susunod na linggo. At mas maganda, may makausap ho tayo dyan sa tanggapan ho ng PNP. Kumbaga yung PNP, PIO spokesperson, maging sa tanggapan ho ng COMELEC na sila ho yung maglatag kung ano ba ho yung mga guideline. Diba, ano ba ho yung pinaka-requirements ho niyan? Kasi doon ho sa pag-apply naman ho ng license ho ng barel. Diba, doon ho sa LTAP, dyan ho sa PTC na yan. Eh, alam niyo, napakaraming proseso niyan. Kaya minsan, nagkakandahilo-hilo na ho sila. Eh, ano ba ho gagawin ho namin? Ano ba ho yung tamang proseso ho dyan? Eh, isa lang ho gagawin ho dyan. Kumbaga, sumunod ho tayo dun ho sa alituntunin, kumbaga dun ho sa direktiba ng ating kapulisan para hindi na ho tayo maabala kung magkaroon man ho ng mahigpit na ipinatutupad na COMELEC checkpoint. PNP, shoot to kill order. PNP, shoot to kill order. Ngayong pandemya, kumita ng pera at tumulong sa pamilya. Maging sales agent ng Sabong International. Work from home at di kailangan ng puhunan. Paano? Madali lang. Visit reseller.sabonginternational.com. Apply na. Keep it fun. Game responsibly. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.
Cayanong sa Target on Air.